Panginoon, pakidain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng anak ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapagpamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan,
ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo nang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag ka nang tumangis." Lumapit siya at hinawakan ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita ay siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. At magandang umaga rin po sa ating mga kababayan nakikipagdiwang sa atin ng Banal na Eucharistia via social media platform. Saan man kayo naroon, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo po ni Juan binabanggit at sinabi ni Jesus, "Ako
ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang nananalig sa akin, kahit mamatay, muli kong bubuhayin. Mga kapatid, literal na ginawa ito ni Jesus ang bumuhay ng namatay. Bagamat patalinghaga rin ang kahulugan nito, ang buhay mubuhayin sa pagkatapos na matay, bubuhayin buhay sa kabila. Literal ito ginawa ni Jesus, ang buhayin muli ang patay. Tatlong beses niya ginawa sa Ebanghelyo po. Si Lazarus na kanyang kaibigan ay kanyang muling binuhay. Ang anak ng may katungkulan ay kanyang binuhay. At ngayon po sa ating Ebanghelyo, anak ng balong babae, kanyang binuhay. Iba't iba po ang mga pangyayaring nakapalibot sa pagkamatay nitong mga binuhay muli ng Panginoon. Subalit, iisa po ang rason kung bakit sila muling binuhay. Habag. Sa ating pong Ebanghelyo ngayon, sinasabi po at ating pong narinig na nang makita ni Jesus ang babae, balo, inihahatid ang kanyang kaisa-isang anak sa libingan, siya'y nahabag. At sinabihan niya ang babae, huwag ka nang tumangis. Nahabag si Jesus. May mga nagsasabi po na ang mga babae noong panahon ni Jesus, lalo tigit mga balo, ay hindi naman daw ganyang nakakaawa. Pero mas naniniwala po ako sa sinasabi po ng banal na kasulatan na ang kababaihan, lalo na higit ang mga balo, ay wala pong mapuntahan. Sila ay api sa lipunan nung panahong iyon. Kung titingnan natin, wala na siyang asawa, namatay pa ang kanyang kaisa-isang anak, sino mag-aalaga sa kanya? Siya ay balo. Ngunit hindi lamang po yan, mga kapatid. Sa kultura po ng mga Hudyo nung panahong yaon, ay ang mga babae po, lalo't higit mga balo, ay wala pong karapatang pantao. Meron. Hindi naman po natatanggal yan. Pero hindi po iginagalang. Mas maganda sabihin natin. Hindi naman po naaalis, natatanggal ang karapatang pangtao ng tao. Hindi lang po, iginagalang. Yan, hindi ginagalang ang mga karapatan ng pangtao ng mga kababaihan, lalo't higit mga balo ng panahon ni Jesus. At hindi po sila po pwedeng magkaroon ng ari-arian. Ang kanilang ari-arian sa pamilya ay nakapangalan lamang sa asawa, sa lalaki. At pag namatay ang lalaki, ito'y isasalin, ililipat sa pangalan ng anak na lalaki. Sa ating pong Ebanghelyo, wala na po, patay na po ang kanyang asawa. At ang kanyang kaisa-isang lalaki na dapat may karapatang magkaroon ng material na bagay at para makasuporta rin sa kanya, ay patay. Nihatid niya sa huling hantungan. Kaya sino pa ang kanyang kasangga sa buhay? Ito'y nakita ni Jesus, mga kapatid. Ang kinalalagyan ng babae ay kitang-kita ni Jesus, mga kapatid. Ang kalagayan ng babae ay kitang-kita po ni Jesus. At ano pa po,
kapag ka namatay ang lalaki, ang babae po'y uuwi sa kanyang tatay kung buhay pa. At sana ang kanyang anak na lalaki ang bubuhay sa kanya. Ngayon po, kung wala na sila, wala pang karapatan magkaroon ng material na bagay ang balong babae, ano pa ang kanyang kabuhayan? Sino pang kanyang sasandalan? Wala na. Kaya ito pinakita ni Jesus na siya ang masasandalan ng mga taong walang inaasahan, kundi siya. Kaya binangon niya, muli niyang binuhay ang anak na lalaki, at tingnan po natin, ibinigay niya sa kanyang ina. Na ibig sabihin, binuhay niya ang batang ito alang-alang sa kanyang habag sa ina. Mga kapatid, habag. At sa Ebanghelyo ay marami po tayong makikitang ginawa ni Jesus dahil sa habag. Habag ang nagbunsod kay Jesus upang pagalingin ang 10 may ketong. Habag ang nagbunsod sa kanya upang pagalingin ang bulag. Habag ang nagbunsod sa kanya upang pakanin ang napakaraming tao, at nagparami siya ng tinapay at 2 isda. Habag. Sa katunayan, habag ang nagbunsod kay Jesus upang ipagkasundo tayo sa ating Ama. Habag ng Poong Jesus Nazareno ang nagbunsod sa kanya upang ialay niya ang kanyang sarili para sa atin sa krus. At habag, dahil sa habag lamang ng Diyos, tayo ay binahaginan niya ng buhay. At hanggang ngayon, tayo'y nabubuhay dahil sa habag. Kaya nararapat lamang po mga kapatid na tayo rin po ay matutong magkaroon ng habag sa isa't isa. Yan pong sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Tinawag tayo ng Diyos bilang isang simbahan. Kahit bagamat may kanya-kanya tayong talento, kanya-kanya tayong papel sa buhay, iisa pa rin tayong simbahan. At upang magpatuloy itong pagkakaisa sa simbahan, dapat tutularan natin ang ating Poong Jesus Nazareno may habag. Kaya simulan po natin sa ating sarili-sariling pamilya. Bakit may hidwaan ang ama at ina? Nawawala po yung habag. Ano po yung habag? Yung alamin mo kung anong saan nanggagaling ang tao na kausap mo, saan nanggagaling ang taong kasama mo, saan nanggagaling ang asawa mo, anong pinanggagalingan niya, ang anak mo, kaibigan mo, ano bang sitwasyon, bakit siya ganun magsalita, bakit ganyan ang kanyang buhay, iintindihin muna ano bang nangyayari, at doon po papasok ang habag. Bakit kinakailangan maging mahabagin tayo sa isa't isa? Kasi hanggang ngayon, habag ang rason kung bakit tayo nandirito. Habag ni Kristo kung bakit may kumpisal. Habag ni Kristo na tayo ngayon nagkakatipon sa Eukaristiyang ito. Kaya pagkatapos ng bawat Eukaristiya, mga kapatid, sana po mas nagpapaibayo yun, nag-iibayo ang ating habag sa isa't isa. Nagiging natututo tayong umintindi, ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng ating kapwa, at hindi lamang sa habag na naramdaman natin, kundi ito'y nagpapakilos sa atin upang baguhin, tumulong sa ating kapwa nangangailangan ng habag. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid,
gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong ng kanilang ibinahagi sa mga dukha at mga may sakit, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Iyong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama na mamagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Itong tinapayan alak ng lasayo muli niya aking sa kabutihan mo ngunin at tanggapin sa salamat ng puso. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinokob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa inyong pagiliw ang iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pa sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakampan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay, pag magtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw at tanghaling tapat. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwan namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Pagpalain kayo lahat. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway malaala nila ang pangakaw nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, ipalaganap ang habag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaranghal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka na amin.